Hello po, good morning sa inyo lahat. Nandito po ako ulit, kuyang. Ngayon po, tuturo ko sa inyo kung paano po ako mag-breed ng betta fish. Marami po kasi sa akin nag-text na pwede daw po turuan sila mag-breed ng betta fish. Ito na po. Pero bago po ang lahat, baka makalimutan, kung bago po kayo sa akin channel, paki-subscribe na lang din po. Tapos pindutin niyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa tuwing ako po ay may bagong video. At kung sa palagay ninyo kayo po ay natuto, di bigyan niyo na rin po ako ng isang like. Di pa man din po, maraming salamat sa inyo. At ngayon umpisa na po natin ang pag-ayos ng mga betta ay breed. Ito po, pakita ko sa inyo. Kailangan natin palang gana na may siyempre tubig. Ang tubig po nito ay mga ang taas niya 1.5 inches. Ito po. Yan siya. Yan. Dalawa po i-breed natin ngayon. Puro crown tail. At ito may tubig na to. Tubig na siya. Ganyan lang po siya kataas. Mga 1.5 inches ang taas niya. Para yung isda, hindi siya mahirapang magdala ng itlog sa bubble nest niya. Kasi malalaglag yun pagka pupulutin nila, iaakyat, padalahin sa bubble nest. Hindi po nila kinakain yung itlog. Yun po yung pinupulot nila, ibinubuga rin sa bubble nest nila. Ang dagdagan natin konti at medyo tama lang pala ganito po yun. Tapos ito po ang kailangan nyo, plastic para lagayan ng itlog nila ng bubbles. Dyan papalutang lang yan dyan. Yan. Saka, importante po ito, dahon ng talisay. Ito po ay konti lang lalagyan natin. Hindi naman napakarami. Ito po, anti-fungus po ito. At saka, anti-bacteria. Para yung mga fry, hindi mamatay kung pagkaroon man. Yan lang, lulubog lang siya. Kusa naman pong iilalim yan. Ganyan lang. Tapos, ang una niyong ilalagay, katatandaan niyo po iyong lalaki. Lalaki, lalaki. Wait lang po. Ito po yung palalok. Nalimutan kong kunin. Yung lalaki po, lagi na sa labas. Ito po i-breed natin. Crown tail. Kita nyo po ba? Crown tail at saka crown tail na kulay pula at green. Kulay green yung lalaki. Yung babae po, crown tail. Red. Crown tail po yan. Lali, ganito po. Didemo ko lang po sandali. Dalawa yan ipukuha natin, i-breed. Ito pa. Red naman yung female, kulay blue yung male. Una natin ilalagay yung female. Yan po. Palalangoy-langoy natin sila. Yan. Tapos, ito rin yung kulay red dito sa kabila. Sa palanggana lang din ako nagkukan kasi mahirap mag-breed sa malaking palanggana. Maliit lang to.
Ito yung palanggana ng halaga eh, 25 lang. 25 lang to bili ko dito eh, palangganan to. Tama-tama lang yan pagka nag-debrid ka. Hindi mahirap linisin kapag nag-dumi na yung mga kwan, yung mga anak nila. So, bali ganyan po. Ganyan lang po ako mag-breed. Pero awa naman ng Diyos, successful naman. Itong babae, dito na po siya ilalagay. Hindi ko na po siya alisin dito sa bote para hindi siya ma-shock kung papalitan ng tubig. Pero kung yung tubig niyo po ay marumi, eh natural, papalitan niyo po. Baka hindi naman sila magpangita pagka malabo na yung tubig. Ayan. Parang kumbaga sa tao, i-introduce mo lang siya. Tapos yung babae, kikilalanin niya lang yung lalaki. Ito po, ganito po siya. Papatong niyo lang siya. So, masyado mataas yung tubig nung kwan. Tsaka natin babawasan. Kailangan sakto lang din sa level ng tubig ng palanggana. Ganyan. Tapos sa palagay nyo, ibitin pa rin yung palanggana. Masyado mababa ang tubig. Dagdagan, siyempre. Ayan. Kayo na mag-adjust. Kasi hindi naman makakaakit ng ligaw yung babae, ay yung lalaki. Kung eh, itingalain niya na gusto yung babae. Kailangan level lang. Ganyan. Ayan. Okay na siya. Pwede na yan. Tapos, ganun din po dito sa kabila. Parehas lang yun. Ganyan siya. Sabi. Ito mga ito, na-breed ko na rin naman po. Hindi ko na sila kailangan intayin yung lalaki gumawa ng bubble nest sa baso. Ito'y garantisado na marami sila mag-itlog. Ang anak ko ng bawat isa nito sa more or less 200. O yung mga bidyong pinakita ko sa inyo dati ng crown tail na maliliit. Anak po nila yon. Hanggang ngayon meron pa ito sa crown tail din to. Ito yung mga anak nila na sa likod ko. Ito. Saka, ito. Meron pa doon. Sa kabila, meron pa rito sa likod ko mismo. Meron pa. Dalawang crown tail lang yung na-hybrid ko. Pero ang daming anak. Kasi nga pala po, pasensya na kayo sa mga video ko kung medyo maraming sablay kasi alam nga na po, bago lang, walang pang-edit. Kaya, ito po, walang putol to. Dire-diretso talaga to. Kung ano yung makikita nyo dyan, yan lang. Pati ubo-ubo kasama. Ito po, yung kwan. Ganito lang po ang setup nyan. Ganyan lang setup ng pag-breed ko. Ayan po sila. Ganyan po magiging itsura nila. Ayan po yung tinatawag nila ng nagliligawan time. Ayan, kailangan makilala muna ng lalaki yung babae para nang sa ganun, eh, hindi maghahasa yung babae ng gusto. Kasi mamamatay ho yan, pagka yan ay napersa, uubusin ng lalaki yung pins. Kaya kailangan introduce sila, overnight ho yan. E nabukasan, makikita niya, pagtanggal nyo ng takip, marami ng bubbles dyan. Bubbles. Pag wala, huwag nyo muna ilalabas yung babae. Huwag nyo muna silang ilalabas sa baso. Tapos kung may bubble na, pwede nyo na siyang ilabas yung babae. Mag-uumpisa na yan, tapos takpan nyo uli. After kinabukasan, makikita nyo, silipin nyo yung mga bubbles nila. Kung may itlog, tanggalin nyo na rin po yung babae kagad. Kasi ang mag-aalaga nyan, lalaki. Baka mapatay nung lalaki yung babae kasi aawain niya yung kuhan, babae, itataboy niya na itataboy yan.
malalaki lang may iwan dyan, mag-aalaga. So, nasubukan ko na rin yun. Yung kinabukasan, hindi ko napansin. Naabot ng dalawang araw, nalimutan ko may binibreed ako. Patay yung babae. Pinagpestahan niya. Ginawa niyang pulutan. Kaya, sa pagbibreed, ingat-ingat din po. Yan po. Pakita ko po yung mga anak nung nabreed ko ng bago. Meron akong maliliit dito eh. Ayan po. Kita niyo po ba? Yan. Tapos dun sa kulay blue, meron din laman yan. Maliliit. Kabats nito. So ito, pero mas marami na sa kulay blue kaya sa dun ko siya inilagay. Tapos meron pa rin dun sa plangga ng kulay pula. Kung nakikita nyo, pasensya na kayo. Wala tayong kon eh. Ganyan lang. Ito mga kwanto, double tail. Yun lang doon sa baba, half moon. Yun. Bago lang yan. Malapang nung kwanko lang yan, nung katapusan lang. Wala pa isang buwan. Ganyan lang sila. Kung mayroong halaman sa inyo, pwede nyo rin lagyan. Para mas maganda nga kung may halaman. Ganyan po ang pagbibreed ko. Awa naman ang Diyos po. Successful kahit papano. Ayan, dami. Yan po yung mga breed ng anak nila. Yan. Ito pa. Ito, halo-halo na yan. May double tail na yan. Yung, yung huling naliit na lang ganyan. Yan. Ito rin, no, meron din dito. Crown tail din to. Yan. Ito, crown tail din. Yan. Inihiwalay ko na yung malalaki kagad para hindi sila lugi sa pakain. Ayan, no. Kasi yung maliliit, pag napag-iwanan, mahirapang kumain. Ito na ho, yung unang batch nila. Yan. Diyan din ho galing yan. Yan. Yan marami. Ito, kulang-kulang, mahigit 50 piraso to. Ito pa lang. Eh yung iba, kinulang na ako sa bote, yung pa rin sila. Kita niyo po ba? Yan. Yan ang kasabayan yan. Dami po, no? Eh may mga gapi rin ako. Ito yung mga breeder ko. Breeder lahat yan. Yan nandyan. Tapos ito yung breeder ko rin. Hindi ko na binibenta yung mga breeder ko na kuhan. Na nagamit na. Ayan, ito sira-sira pa yung ibang pin nila. Ayan o, sira rin yung pin. Ito yellow. Maliliit lang talaga ang meal. Ayan yung dalawa. Ayan mag-asawa. Ayan talaga hindi ko pinaghiwalay. Double tail ho yan. Ini-enjoy ko lang yung pag-breed. Kahit na medyo minsan mabigat sa bulsa ang pakain. Masaya naman. Importante sumaya ka. Hindi mo importante yung kumita na malaki. Maging masaya ka lang, maligaya sa ginagawa mo. Sapat na yan. So, balikan po natin yung ginagawa natin pag-breed. Ito na po sila. Yung lalaki, nakatambay na lagi sa kwan. Sa ilalim ng plastic. Bukas po yan. Yan. Bukas po yan, sigurado yan, may ito na sila. Pag-iitlog na yan. Update ko po kayo sa susunod na video nito kung successful po. Bukas, after 5 days, yan. Unang ko po ulit sila ng video para ma-update ko kayo kung ano nangyari sa mga anak nila, kung magpisa ba o hindi. Thank you po. Hanggang doon lang po yung aking masasabi. Maraming salamat po ulit sa inyo sa panonood. Yung mga nagre-request, ito na po, pinakita ko na po sa inyo. Bago ko malimutan pala, kung mahangin po sa inyo, sa lugar nyo, kailangan nyo po talagang takpan para yung bubbles nila, hindi malusaw. Kasi pag malakas po ang hangit na hanginan, nagpuputukan yung bubbles. Kaya nalalaglag yung mga itlog. Mamumuti yan, mabubulok. Gagawin nyo lang ho. Takpan nyo na lang hanggang sa mapisa.
yung makahinga naman, huwag naman yung takip na akala mo eh maubusan sila ng oxygen. Ganun lang po kasimple mag-breed. Sige po, hanggang sa muli. Maraming salamat. Don't forget po to subscribe. Thank you.